Good evening, Kaligitarikans. Ayan, happy Friday po sa ating lahat kagaya nitong poster ni Kuya Ryan na kung saan ay happy dahil Biyernes. Yes na yes, it's Biyernes nga naman kasi mga ka-OG. Para po sa mahaba po ang pasok or feeling napakahaba ng work days na, eh talagang good news po kapag Friday. So, kamusta po kayo mga ka-OG? Bukas muli na naman po tayong magsasama-sama para po sa pa-surprise ng TVJ sa atin bukas. Grabe nga, marami po tayong dapat abangan kagaya nitong si Lola Belen. Nako, pati ako na e-excite na rin mga ka-OG. But anyway, nandito na naman nga po ako. Si Gandara, ang inyo pong Collegiate Africans na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happenings hinggil po sa TVJ and Digit Africans. Kaya naman simulan po natin ito. Ang maugo nga po kasing usap-usapan din ngayon sa social media ay patungkol po dito, no? Sa pagbabanta kay JDL. Grabe. Talagang ayaw pong tantanan ng bashers. Ayaw tantanan ng intriga itong si Joey De Leon hanggat hindi rin nasususpindi ang EAT show. Marami naman pong nagsasabi na hindi daw to masususpend si JDL dahil hindi naman daw hawak ng MTRCB ang mga host. Kumbaga yung pagpapasuspindi sa mga host. So buong show ata po sila. Pero magkaalaman tayo guys. Dahil sabi nga, nire-review na rin po ito ng MTRCB. Pero maray nyo naman, warning lang ulit ang ibigay ng MTRCB dito sa EAT. Kasi wala naman po tayo nababalitaan. But anyway, ano naman po kaya itong pangbabanta na ginagawa dito kay JDL? Bakit parang gigil na gigil naman po ang beshi mo? Pero bago po natin ipagpatuloy ito mga ka-OG, nais po muna natin pasalamatan ang nandito ngayon. Nakikinig po sa atin at nakatambay sa ating munting YouTube channel. Thank you so much guys. And kung kayo naman ay bago lang at hindi pa nakakasubscribe, maaari yung pindutin ang subscribe button and notification bell para mag-i-updated at una rin po kayo sa mga nilalabas po nating mga update hinggil po sa TVJ and Digital Records, mga suliranin na kinakaharap po ng Itbulaga. Basta may kinalaman po sa noontime shows, sagot na po natin yan. And para naman sa mga masusugid po natin taga-subaybay, narito ang ilan sa mga napili po nating shoutout for tonight's video. Shoutout nga po dito kay Gold D. Roger. Ah, grabe. Munti ko na makasabi na Gold D. Girl. Roger pala. Mabuti na lang, meron pong nakasingit na ro doon. But anyway, shoutout din po dito kay Sir Paul Kripke. Kripke po ba? And Victor Ocampo, shout out. Annabel Paez, shout out. And 16, shout out po sa'yo. Ganun din po dito kay Miss Altea si Bandal. Ayan, magandang gabi sa inyo. Thank you so much sa hindi po pag-i-skip parate na ating mga ads. At Willibet Dios. So ayan, mga masugid po natin taga-subaybayan. Lagi ko po nababasa ang kanyang mga komento. Shoutout din po dito kay Sir J.M. Giovanni Angseria and Sir Hesor. Ayan, grabe yung mga apelyedo nyo ngayon, ha? Masyado nyo akong pinapahirapan. Anyway, magandang gabi po ulit sa inyo. Shout out, mega shout out sa inyong lahat. And thank you sa pagsuporta at pagantabay po parate sa atin. And bago nga po tayo dumako sa pinakasentro ng update natin ngayong araw, nice po muna natin batiin ng belated happy birthday dito po kay Kiko Magalona or si Francis M. So, happy birthday in heaven and Africans Francis Kiko M. Sabi nga dito ng Team Jowa Pao, grabe nga no, talagang hindi pa rin po nakakalimutan ng mga legit Africans ang syempre ang mga nakakasama po nila or nakasama po nila syempre sa journey ng Itbulaga. And ito naman, pahapiwan naman po muna natin itong masyado namang Gina G. Gina G sa Gadlia na basher po ng EAT.
So, sabi nga dito na sa Twitter, wala daw bang taga-DepEd sa EAT TV5? O umabot man lang, ba kahit senior high? Grabe, na ano pa po, no? Na discriminate pa ang mga host at mga nagtatrabaho sa EAT production. Bakit? May problema po ba kayo sa mga hindi nakapag-high school? Nakapag-senior high, hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Grabe naman, no? Pinoy ako pa naman ang inyong pangalan. Pero nakaka-down para sa mga kapwa po natin Pilipino. Sabi pa niya dito, Santissima Polar Bear ang naka-flash kanina. Wala bang copy editor sa staff? Supposed to be educational pa naman itong Gimme 5. Mahaba pa oras bago maglaro. Walang nag-review. Hashtag legit na weekends. So, diba? Ginagi siya. Ito namang mga host, hindi man lang itinama yung maling spelling ng polar bear. O yan, pati rin naman siya. Educational ba talaga itong Gimme 5? Bakit mali-mali ang pinapakita? Hashtag legit na weekends. EAT TV5. Eto pa. Nasaan ba si Lola Belen? Biruin nyo, hinahanap po si Lola Belen. Huwag po masyadong excited. At alam naman po nating AI lang itong si Lola Belen. So, hay nako, ang hirap paliwanagan, ano? Kaya nga nakaka-excite kung sino pong Lola Belen ang kanilang hinahanap. Kasi diba, mukha naman po yun ni Mayor Jose. So, hindi po ba mag-susugod bahay si Mayor? O kaya ay susugod bahay lang sila pero dyan lang din po sa Mandaluyong para mabilis lang po na makapag ano, mabilis lamang po sila makapag ayos and sugod bahay. Anyway, sabi pa dito, hindi naman niya kailangan ng Philippine visa. Hindi pa ba siya US citizen? Pilipino pa rin siya kahit hindi US citizen. Hindi naman niya kailangan ng visa. Ano ba itong writers ng EAT TV5? Mga ignorante? Na-ignorante pa nga. Sabi pa dito, sino naman ang naglagay ng polar bear? Ang TANGA naman. Polar bear dapat. EAT TV5 and Gimme 5. Pero mukhang dito po, ka-OG, ito pag-usapan po natin. Mukhang nakahanap naman po siya ng katapat at nabara siya rito. Sabi dito, hindi naman stupido itong mga host ng writer ng EAT TV5. Bakit kinakailangan ni Lola Belen ng Filipina visa kung Filipino citizen naman siya? At kung US citizen naman siya, lalong hindi niya kailangan ng PH visa. Spreading misinformation and fake news itong show na ito. Hashtag legit the records. Grabe nga naman yun. Sineryoso naman. Sabi nga dito, haha, sineryoso agad. Heist. Iba talaga, no, mga bashers. Alam naman po nila na ito po ay comedy lang. Pero sineseryoso. Sabi pa dito, masyado mo naman sineseryoso yung segment. Stupid na agad, tinawag mo. Lumabas-labas ka nga ng bahay para maarawan ka naman. And you are the humorless human being yon. Yun tayo, yung masasabi ko rin dito. Very humorless human being naman ang taong ito. Ang hirap po pasayahin. Siguro puno na ng problema at stress ang buhay po nito, no? Aaga pong kukulubot ang balat niyo po niyan pag ganyan. And speaking of the devil, speaking of the toxic, ay hindi, yung speaking of basag trip, mga ka-OG. So, base nga po dito sa post ni Rendon na Labrador. Nako, ito po ay nung panahon na wala pa siyang Facebook. Ngayon, balita natin, nagbabalik na po siya sa Facebook. Nako, maghahasik na naman po ito. Wala pa nga po siyang Facebook nito eh. Ganito na po yung kanyang ipinupost. Joey, pasalamat ka. Wala na ako sa Facebook. Nakalusot ka ngayon. At may pagbabanta pa. Pasalamat daw. Anong ibig sabihin niya doon? Sabi pa rito, no? Nagalit kayo sa akin dahil idol nyo ang sinita ko. Tapos nalapit din kayo para iboses
na maitama ang mga mali. O diba? Acting like kailangan siya ng Pilipinas. And dun sa sinabi niya na pasalamat daw itong si Joey De Leon that nakalusot ito sa kanya, eh para bang akala mo kung sino na matatakot si Joey De Leon kapag po siya ay nagsalita. Well, siguro unang-una kailangan po natin itanong ay nasaan po ang pake ni Joey De Leon sa kanya. Kahit siguro magginaw-ngaw at magdinakdak siya dyan, eh wala pong nga pake at hindi po maaapektuhan itong si Boss Joey, di ba? Kayo po mga ka-OG, ano ang inyong say hinggil dito sa ginangaw-ngaw ni Rendon Labrador? Napa-comment lamang po dyan sa baba. And yun lang po muna ang ating update ngayong gabi. Thank you so much po sa mga nakinig at nag-subscribe sa ating YouTube channel. So, kita-kits po muli sa mga susunod pa po nating update.